kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang statement ni Bantag kaugnay sa kung anong rason sa kanyang malalim at malawak na pinahukay sa loob ng bilibid, ay nagkaroon ng samut-saring reaksyon, espekulasyon at pagdududa ang iba't ibang mga netizens sa naunang sinabi ni Bantag na para daw ito sa plano niyang diving pool. Yung hukay na yon, ako rin nagpahukay noon. Diver ako, scuba diver. Ang plano namin doon, deep swimming pool. Ang dive niya sa taas, pag ganun. Ewan ko ba nung nangyaring ganun. Pero hindi ka naman makapaghukay ng ganun kalalim kung hindi ka gagawa ng daan. Kaya sabi nito, katapang gagawing tunnel. Ang layo-layo nun. Ano siya, minero para makagawa ng tunnel? Di ba? Boplax din eh. Pero nitong Biyernes lang, November 18, 2022, na noong raw buwan ng Agosto o Setyembre, ay sinabi na pala sa kanya ni Bantag ang dahilan ng paghuhukay nito sa loob ng bilibid. Ito pala ay para sa paghahanap ng maalamat na Yamashita treasure. Maybe sometime August or September he told me about it. That was supposed to be a treasure hunt for Yamashita treasure. Originally, I was told by Director General Bantag about it. And I told him to stop it. I told him to stop it. Kasi ridiculous nga eh. Tsaka you're wasting government time and money eh, di ba? Hindi ko alam kung government time and money ginamit niya, pero ridiculous para sa akin. You're not there to seek for treasure, you're there to run the corrections department. Simula pa noong katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay marami na ang sumubok na hanapin ang madulas na Yamashita treasure. Pero mapahanggang ngayon ay wala pa rin kumpirmadong balita na natagpuan na ito. Wala rin kaalam-alam ang dating DOJ Secretary na si Menardo Guevara sa ginagawang paghuhukay ni Bantag sa loob ng bilibid. Kahit hindi pa man ito nasagot ni Bantag ang tungkol sa alegasyong treasure hunting na ito, ay may sinabi naman ito patungkol sa isang agreement na pinasok ng Bucor sa ilalim ng kanyang pamamahala at sa pribadong kumpanya na Atom o Agua Tierra Oro Mina Development Corporation. Nakasaad umano sa agreement na iyon na magdudonate ng lupang umaabot sa 200 hectare ang Atom sa General Tino Nueva Ecija na paglilipatan ng bilibid prison, at ang lumang bilangguan ay siyang i-develop ng Atom at gagawing business center. Kukuha raw ng halagang 35% ang Bucor, samantalang 65% naman ang mapupunta sa Atom sa kikitain nito sa business center na kanilang maipatatayo sa bilibid. Ayon kay Bantag, ito raw ang plano ng Atom na kanilang gagawin sa lupain ng bilibid. Ang ano dyan, meron kaming, ewan ko kung pwede niya ilabas yan, kasi nga ito, yung tumutulong financially, yung Atom. Yan yung sinasabi ko na nagkaroon kami ng joint venture agreement na nag-donate yan ng nasa 200 pala yun. Ngayon, maglalagay doon ng F1, racetrack, lahat ng pwede gagawin ng Jokajen. A joint venture namin. Ang nakikitain noon ng business center ay 35% para sa Bucor, 65% para sa developer. Mukha yatang maganda kung pakinggan ang deal na yun. Dahil maliban sa may paglilipatan na ng bagong kulungan ng mga PDLs na libre ang lupa na mapagtatayuan, ay may 35% pang kikitain ng gobyerno sa profit ng developer na magmumula sa business center na kanilang maipatatayo. Pero ang problema, mukha yatang si Bantag lang ang nagdesisyon nito at walang kaalam-alam ang DOJ noon kung kaya't plano ni bagong Bucor Chief General Gregorio Katapang Jr. na paimbestigahan ang deal na pinasok na ito ni Bantag sa kumpanyang Atom. Blind nga talaga ako dyan sa agreement na yan o joint venture. So papupuntahan ko muna sa Baysia kung talagang totoo yung construction firm na yan. Kung talaga ba nagkaroon ng joint agreement between Bucor and Atom. Mga ganyan, nasa, ang alam ko niyan, department level yan. Wala, kasi we are under the Department of Justice. Wala kaming autonomy dyan. Ang pinagtataka ko, kung may kontrata yan, ba't hindi tinapos yung project?
nakatiwangwang na ganyan. Kung totoo nga ang mga natuklasang ito, ay masasabi nga talaga nating naging kampante si Bantag sa kanyang pwesto sa Bilibid bilang direktor ng Bucor, kung kaya siguro ay nakapagdesisyon ito na pasukin ang mga ganyang kontrata kahit na walang kaalam-alam ang DOJ dito. Sa matatandaan, si Bantag na rin mismo nagsabi noon na siya ay sinabihan ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya na manatili na lang siya sa kanyang posisyon bilang head ng Bucor dahil sa andun na rin lang siya. Pero nang pumutok na ang balita sa kanyang pagkakasangkot sa pagkatumba ni Ka-Percy, ay dito na simulang natambakan ng sangkaterbang problema ang buhay ni Bantag. Samantala, narelieve na rin ngayon sa kanyang pwesto ang classmate noon ni Bantag na si Bucor spokesperson Gabriel Chaklag dahil sa investigasyon patungkol sa pag-aari nitong mga kabayo sa loob ng Bilibid. Sabi, inaangkin daw ni Asik Chaklag. So sabi ko, kung paimbestigahan na lang kung siya talagang umaako sa may-ari. I'm relieving him of his duties. Kasi I will be investigating kung paano nangyari yan So that he will not influence the investigation, temporarily relieved from his duties. Siyempre, may caretaker yan, PDL o inmate na nag-aalaga niyan. Tapos baka mamaya pagkain din namin, kami rin ang gumagastos sa pagkain nila. Parang nalulugi naman yung view ko na personal na mga hayop nila, kami nag-aasikaso. Sa nangyayari ngayon ay malamang sa malamang na matatanggal nga ang halos kung hindi man lahat na mga dating tauhan at tapat kay Bantag ng mga Bucor personnel. Kung sakaling hindi tatablan si Bantag sa kanyang kaso sa pagkatumba ni Ka-Percy, ay baka malamang sa malamang na dito siya madadali sa kanyang ginawang desisyong paghukay at pagpasok sa kasunduan sa isang pribadong kumpanya na hindi malang alam ng DOJ. Ikaw, mali ba o tama para sa'yo ang kasunduang pinasok ni Bantag? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.